katatakutan, so no fear, labong takot. By the way, bago ako tumuloy, idagdag ko lang. Kung kayo ay matatakotin na dati, tandaan nyo, yung tao matatakotin, ang hirap niyang magkaroon ng faith. Kaya kung panood ka ng panood ng mga horror films, gusto mong manood na nakakatakot, pero habang nanonood ka naman, nakatakip yung mata mo, tapos sinihan ka pa nagbaya, dugi ka! Alam mo kung ganun, magtatakip ka rin lang ng mata, humarap ka na lang sa salamin, joke lang. Huwag kayong manonood ng mga horror films. Lalo na nga, matatakotin ka na. Dahil, the more fear you have, the less faith you have. Hindi nga pwede pagsabayin yung fear at saka faith. Kung lagi kang kinakabahan, tatakot, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos, ang hirap mong maniwala. Kasi yung utak at puso mo punong-puno ng takot, kaya yung faith hindi makapenetrate. Pansinin mo, kung ikaw mahilig sa katatakutan, ang hirap mo maniwala sa pangako ng Diyos. Pati si Lord, kinatatakutan mo na, baka hindi ito pa rin yung pangako. Baka hindi mangyari. Pati si Lord, kinatatakutan mo, nagiging horror God, kaya yung Holy Ghost, horror ghost. Kasi hindi ka na naniniwala. Sino dito mahilig manood ng mga nakakatakot, huwag na kayong magtaas ng kamay. Pag lagi kang nanonood niyan, ang hirap mo i-develop yung faith mo. Promise. Kasi nagiging matatakotin ka. At ang taong matatakotin, hindi niya kayang manampalataya. So ano gagawin? Eh, manood ka ng mga movie that builds your faith. Manood ka ng mga movie na makakagaan ng iyong pakiramdam, hindi yung stress ka na nga, lala, papatayin, ayan na, lilitaw na sa banga. Sa TV lumalabas. Yung gano'n. Lalo ala-stress nun. Manood ka ng ng mga comedy. Ito ba'y pagod? Yung mga gano'n. Mga panoorin niyo. So no fear. At ang nakakatuwa, the word fear or phobia, pag binuksan niyo Wikipedia, pag binuksan niyo yan, A to Z, ang daming klase ng phobia. Pero by the way, ang phobia is a type of anxiety. Disorder. Okay? Disorder po ito. Hindi ito tama. Hindi ayos na ikaw ay matatakotin. May problema ka. Okay? Yung takot, it is an indicator that something is wrong. May danger sa harapan mo. You need to do something right. At pag nagawa mo na yung right, then the anxiety, the fear should be gone. Okay? Nakita mo, parang delikado itong daanang ito. Ha? Parang maraming lasing dito, maraming adik dito. Ha? Oh, dito ako dadaan sa kabila. So yung fear na yon nag-signal sa'yo na huwag ka dyan dumaan. When you do something right, tapos na dapat yon. Pero yung hindi nawawala, anxiety disorder yan. Okay? Wala ka naman dapat katakutan, natatakot ka. At hindi ka naman dapat matakot. So from A, B, hanggang letter Z, ang dami pong mga phobia. Okay? So fear and faith cannot coexist. Pag meron kang takot, wala kang faith. Pag meron kang faith, wala kang takot. At ito po ay nangyari sa example ni Peter, nung siya ay lumakad sa tubig. Yung unang senaryo, takot na takot siya, walang faith. Akala nila, kasama ng mga disciples na iba, multo si Jesus. Pero nung nagsalita si Jesus, because faith cometh by hearing and hearing the word of God, nagkaroon siya ng faith, and he walked on water. Nung lumalakad na siya sa tubig, yung faith niya buong-buo. And then, nung nawala yung kanyang focus kay Jesus, tumingin siya doon ulit sa alon, lumubog. Nagkaroon na naman siya ng takot. So hindi pwedeng sabay yung faith at yung takot. Either you have one, you cannot have the two at the same time. Nung nakita ni Peter yung waves, lumubog siya, nawala ulit yung faith niya, kaya sabi ni Jesus, oh you of little faith. So when you're afraid, what you do?
What should do when you're when you are afraid? When we are afraid, what we should do? Trusting. May tao ba dito? Ano gagawin natin? Natatakot ka, hindi ka na makakabayad sa mga utang mo. Natatakot ka, hindi ka na makakapag-asawa. Natatakot ka, hindi ka na makakagraduate. Natatakot ka, 5 years from now, what will happen? Natatakot ka, baka hindi ka na yumaman. Ano bang mga kinatatakutan mo? Ito ang solusyon. Put your trust in God. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Huwag kang magtiwala sa mga lolo, lola, Lolo Jairi dyan, Jehovah Lola, Jehovah Lolo, Jehovah Ate, Jehovah Kuya, kung sino-sino mga inaasahan mo, huwag kang umasa dyan. Mabibigo ka dyan. Ang tiwala mo, pag natatakot ka, dapat kay Lord lang. Amen. At wala nang iba. Amen ba? Amen. Ang tao, mabibigo ka pag umasa ka. Kay Lord, hindi ka mabibigo. So we'll go on. We'll go to Isaiah 43:1 and 2 today. Saan niyo yung Bible niyo kung meron? Okay, let's pray before we continue. Lord, we pray that pwede pong kayo naman ang bumasa. Okay? Tayo ulit tayo. Sige po, stand ko to. Kinukonsider ni Lord, I do it because of Abraham, my friend. Then nagdumating si Isaac. Nakagawa siya ng mga something approved kay God. Naging Abraham and Isaac. Then dumating si Jacob. Ang pangalan na Jacob ay Mandurugas. Kahit pala Mandurugas, eh pwede palang gamitin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Na nagbago, okay? Na naging Israel. So, pag tinitingnan ko, because of the deeds of one man, the whole nation is blessed. Even the succeeding generation. Imagine mo to ha. Lahat ng gagawin mo ngayon, good or bad, may papamana mo yan sa mga susunod na saling lahi. Amen. Automatic. Whether you like it or not, legacy ang ginagawa natin ngayon. What we sow today, we will reap tomorrow, and even we are dead, somebody, yung mga anak at apo natin, naririp pa, inaani pa yung tinanim mo ngayon. Kaya kung gusto mong marami silang anihin in the future, kaya nga sabi ng Bible, binless yung Israel because of Abraham. Eh kaso, nung dumating sa Isaac, binless uli ni Lord ang Israel because of Isaac. Eh nung dumating si Jacob, binless uli ni Lord ang Israel because of Jacob. Alam niyo, ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Depende sa sukatan. No? But when it comes to technology, Israel. When it comes to power, Israel. Papaligiran ito ng maraming bansa na kalaban nila. Alam mo po kasi history ng gera-gera nila. Ang dami nilang gera pero walang nanalo sa kanila kahit isa. Nagsama-sama yung Syria, nagsama-sama yung Egypt, Jordan, Saudi Arabia, at mga Moroccans, may mga hinayar pa silang mga mercenaries. Nilusob yung Israel. After Second World War, matapos patayin ni Hitler yung mga Hudyo, ilan lang yung natira na bumalik sa Israel. Few years after, 3 years yata, nilusob agad sila. Saka nakakita ng bansang katatayo lang within 3 years, nanalo sa gera sa daming kalaban. Nasundan pa ulit, talo lahat. Sa kahihiyan nila, tumigil na lang silang mag-invade sa Israel. And today, nagturo ako one time dito, the most powerful and richest people in the world ay Hudyo, Google, Facebook. Imagine mo kung ang may hawak ng technology ng mundo ay Hudyo. Subukan mo na magtangka kung hindi huli kagad. Hawak nila lahat ng information. Microsoft. At yung mayayaman na tao sa Russia, sa New York, sa Hong Kong, Hudyo, Jewish, Israelites. These are powerful people. Because of the obedience of Abraham, baka next week ito yung topic ko, the faith of Abraham. Because of him, sabi mo sa katabi mo, nakadepende sa'yo ngayon kung ano yung kahihinatnan ng lahi mo bukas. Depende sa pagsunod mo.
Sabihin mo. Hindi ka ba naniniwala? Tapikin mo. Huwag sa mukha ah, tsaka dahan-dahan lang. Nakadepende sa'yo. Yung pagsunod mo ngayon, yung pananampalataya mo ngayon, hindi lang ikaw mahihinabang. Pati yung susunod na saling lahat. Kaya grabe, grabe. Okay. So sabi dito sa Isaiah 43, 1 and 2. Sabi ng Panginoon na lumikha sa iyo, o ako. Siya na nagporma sa iyo, Israel. Tingnan niyo yung change of words, no? Ikaw, Jacob, mandurugas. Okay? Mandurugas ibig sabihin nun. Yung Israel naman, nanalo ka sa Diyos at sa tao. Pati Diyos, nung nakipag-wrestling si Jacob, sabi ni Lord sa kanya, bitawan mo na ako, umaga na. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggang di mo kayo i-bless. Tapos sabi niya, si Lord yun mismo nakipag-wrestling kay Jacob sa Genesis. Sabi niya, anong gusto mo? Sino ka ba? Sabi niya, mula ngayon, pangalan mo na Israel. Dahil nagtagumpay ka sa Diyos at nagtagumpay ka sa tao. Imagine mo, kung sa Diyos nagtagumpay ka, sa tao magtatagumpay ka, sino tatalo sa iyo? Wala. Okay. Fear not. Huwag kang matakot. Tinubos kita, tinawag kita sa pangalan mo, akin ka. Pag lumakad ka sa tubig, kasama mo ako. At pag lumakad ka sa ilog, hindi ka matatabunan o malulunod dyan. Pag ikaw lumakad sa apoy, hindi ka masusunod. Yung apoy na to, hindi ka kaya consume or tupukin. Now, tanong, this is literal or spiritual or symbolic? Palagay niyo. This is symbolic or literal? For us, this is symbolic. Okay? Kasi, pag tayo dumaan sa tubig ng maraming problema, the word waters, it symbolizes turmoil, chaos. Yung ang gulo-gulo ng mundo mo, ang gulo-gulo ng buhay mo, ang dami mong problema. Yun yung mga meaning nito. Maraming meaning yung tubig sa Bible, sa Hebrew. Pero isa yun. So, ang gulo-gulo ng mundo mo, ang dami mong problema, dumadaan ka sa tubig. Pag dumaan ka naman sa ilog, ito yung ang daming tukso, ang daming temptation, ang daming hatak, yung current ng mundo gusto ka natangahin, na sumabay na lang din sa kanila. Pero sabi dito, hindi ka kakayanin ito. And then, pag dumaan ka sa apoy, apoy ng pagsubok, hindi ka masusunog, hindi ka matatalo. For us, this is symbolic. But for Israel, this is both. Ngayon, sa atin din, pwede itong literal, pwede itong symbolic. Okay? So, isa-isahin natin to. Sabi dito, huwag kang matakot. The word fear not, sabi ng maraming Bible scholar, there are 365 fear not in the Bible. Bakit? Bakit? Para sa matatakotin, para sa mga merong anxiety disorder, hindi anxiety ate, anxiety. Ito ay tabletas mo araw-araw that every time na matatakot ka, you will trust in God. Every time na matatakot ka, meron kang bubunuting verse for 365 days in a year, merong isang verse na nagsasabing huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Kung ano man ang kinatatakutan mo, hindi ka na magkaka-boyfriend, hindi ka na magkaka-girlfriend, hindi ka naman kapag-asawa, huwag kang matakot. Okay? Hindi ka naman kakapera, hindi ka naman kakaon sa utang, sa kahirapan, huwag kang matakot, hindi ka nagagaling. Huwag kang matakot. Okay? Dahil si Lord laging may solusyon sa lahat ng pangangailangan at problema natin. So every day, there is one verse that says, huwag kang matakot. May mga kasunod pa yan. Kay Joshua, fear not, for I am with you. Lagi by word na I am with you. Be courageous. Every time na yung fear not sasabihin, lagi may kasunod na because I am with you. Kung kasama mo si Lord, anong kitatakot mo? Kunyari, loko-loko ka sa gabi ng araw. Pag pumasok ka sa isang lugar na teritoryo ng kalaban mo, tapos
pumasok kayo, nakasama mo yung pinaka-powerful na tao doon, titiklop lahat ng siga din. Titiklop eh. Hindi ka matatakot. Okay? Nakita na kayo ng sanggol na nakasakay sa eroplano o sa barko nung biglang umaalon ng malakas. Yung bata, tumingin sa tatay niya at kinakabahan mo, hindi kaya ako ligtas ng tatay ko. Nakita na kayong ganun? Sanggol ha? Tumititig sa tatay niya, tapos niraramdaman yung alon sa labas o yung bagyo sa punta sa ere kayo. Biglang yung bata, iiyak ng todo kasi natatakot siya dahil wala siyang tiwala sa tatay niya. Or nakakita kayo na kahit bumabagyo, kahit anong nangyayari sa paligid, yung sanggol, ang sarap ng tulog habang yung tatay niya kinakabahan. Alin doon ang sinari yung totoo? Pangalawa. Ha? Ang bata ba marunong kabahan? Ang kinakabahan tatay, o kaya yung magtutuloy anak, daddy, daddy, ang ganda ng toy. Kakabahan ka talaga dyan, no? Ang ganda ng toy. Tapos hindi marunong tumigil ng presyo yung anak mo, no? Pero kita-kita mo sa malayo, sobrang mahal. Ayan, kakabahan ka talaga sila, kinakabahan? Hindi. Kaya nasasabihin mo na lang talaga yun, hindi, pangit yan, hindi yan bagay sa'yo. May sira yan. Kakabahan ka talaga. Alam niyo, pag nagtiwala ka kay Lord, anumang sitwasyon ng buhay mo, pwedeng hindi kakabahan. Pwedeng kabahan ka lang saglit, pero yung kaba mo, yun nga, every time na matatakot ka, you will trust in God. Normal na matakot. Kasi pag di ka na natakot, baka hindi ka natakot. Pero hindi normal na yung takot mo, nilalamon ka. Dumadaan lang yan, kakatok lang yan. Uy, may takot, alis. I trust in God. So there is one verse in the Bible na pwede mong panghawakan para hindi ka matakot sa anumang sitwasyon ng buhay mo. At laging may karuntong yan, because I am with you. Ang assurance talaga na huwag kang matakot kasi kasama mo ko eh. Kahit saan tayo pumasok na teritoryo, walang tutumba sa'yo, walang titira sa'yo, andito ko. Parang ganun yung pangako ni Lord. Kahit saan ka magpunta, kasama mo ko, hindi ka magagalaw, hindi ka maaano. Sabi niya, I redeem you. Fear not, I redeem you. Kung ano ang Israel noon, ganun din tayo. Sabi ni Ephesians 1:7, in Him we have redemption. Tinubos kita. Alam niyo naman yung word na tinubos. Pag nakasanla, binayaran, tubos. At tayo ko sinasabi, lalo sa retreat, hindi tinutubos ang walang halaga. Yung toothbrush mo na 10 taon na ginamit, sinanla mo pa at may naloko, eh hindi mo yan tutubusin na. Antique siguro, baka pwede nga naman ibenta. No? Ang tinutubos, yung merong halaga. Sabihin mo sa katabi mo, tinubos ka ni Jesus. Tinubos ka ni Lord kasi mahalaga ka. Huwag ka na magpiling, wala siguro nagmamahal sa akin. Wala akong halaga. Huwag ka na magdrama. Kasi kung titingin ka talaga sa tao, yan mararamdaman mo. Kasi yung tao hindi marunong magpahalaga sa mahalaga. Hindi marunong tumingin ng word. Imagine mo, iniwang ka si Lord. Hindi ka nga iniwan dahil mahalaga ka. Tapos sila, iiwang ka. Ang tanga naman nila. Di ba? Di marunong magpahalaga. Eto, pag di ka marunong tumingin ng diamond, pagtabihin natin yung baso, binasag na bote, pagtabi-tabihin mo yan, pag di ka marunong tumingin ng diamond, wala lang kwenta yan. Pag ikaw sanay uminom ng Alfonso 1, Alfonso 2, tapos pinainom ka ng Hennessy, tapos wala kang na-determine, wala kang napansin na kaibahan, maraming tao ganun. Yung mura at mahal, hindi alam ang kaibahan. Yung diamond at baso, tingin nila parehas na. Kaya bakit kakaasa sa tao na hindi nga na-acknowledge yung word mo? Umasa ka kay Lord. Pag sinabi ni Lord, mahal kita anak, akin ka, ay maniwala ka doon. Ibig sabihin si Lord, di nagkamali ang pagpili, mahalaga ka talaga. Hindi yung, hindi, gusto ko yung pagmamahal mo, hindi nga niya akong pinapansin. Eh, huwag ka pala eh. Kaya ka nadidepress, pinipilit mo sa ayaw. Hello? Huwag ka na magdrama, mahal ka ni Lord, period. Ayaw niya, huwag.
Masarap pa bang magmahal ng tao talaga? O may challenge lang? Kasi kay Lord, di ka masakasaktan. Gusto ako masakasaktan. Tapos syempre, masarap yung may pain. Ang tawag doon sa mga ganong kaisipan yung gusto nang sasaktan? Maso... Masochist. Di ba? Alam mo, pag ang tao iniwan ka, at si Lord hindi ka iniwan, si Lord ang tama, mali siya. Ay, hindi niya alam yung halaga mo. Tinubos ka eh. Hindi ka tutubusin. Tapos ang ibinayad sa pagtubos, ano? Ano? Ano pinabayad sa pagtubos sa'yo? Sa akin? Nakalagay. Blood. At para kunin mo yung blood, lahat ha, complete blood, buo, ubos. Kailangan mamatay yung tao. In the Old Testament, the requirement for offering is blood. At para yung blood sa hayop makuha, papatayin talaga, gigilitan, sasaksakin yun. Buhay ang binayad sa'yo, sa akin, dahil sobra kang halaga. Natanong ko na to dati, ibibigay mo ba yung isang mong anak sa isang taong makasalanan kung yung taong yan di naman mahalaga? Anak mo pa, binayad mo. Sino kaya mas nasaktan nung namatay si Jesus? Si Jesus ay yung God the Father. Diba? Tapos babaliwalain mo lang yun dahil yung pagmamahal ng tao mas mahalaga sa iyo sa pagmamahal ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mas mahalaga yung pagmamahal ng Diyos sa iyo kaysa sa pagmamahal ng kung sino-sino dyan. Si Lord hindi ka sasaktan dahil siya'y nasaktan para sa iyo. He redeemed you by His blood. The forgiveness of our sins, trespasses, according to the riches of His grace. Tinubos tayo. Sabi doon, I have redeemed you and I call you by name. Imagine mo, si Lord pag tumawag sa atin, specific. Yan yung natutunan namin sa mga client namin. Na when you call them, kailangan alam mo yung pangalan at hindi mali-spelling. Alam kayo si Lord, pag tinawag ka, ay sorry, mali-spelling ko. Misan yung mga nanay, di ba? Surgery nga, dadala, wala ka na, magkakabaligtad pa eh. Pero, si Lord, hindi niya kayang gawin yun na magkabaligtad yung pangalan mo. O mamali-spelling mo. Sabi dito, sa John 10 verse 3, the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name. Ito po, hindi ko confirm, pero may mga nakasulat sa Bible na yung mga tupa, minsan nagiging domesticated animal, nagiging pet. Recently, may narinig ako na yung mga manok, pet. Bilan nyo, dami daw eh, pet. Manok, pet, no? Ito, si David, nung pinatay niya, kinuha niya si Bathsheba. Dumating yung propeta at ang sabi sa kanya, merong isang tao na ang dami niyang tupa. Tapos meron naman isang mahirap na isa ng tupa, pet niya pa. Kasabi niya kumakain, sa lamesa niya kumakain. Itong mayaman, kinuha pa yung nag-iisa. Sabi ni David, patayin niya taong yan. Sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun eh. Ikaw yun. Nag-iisa na nga lang, pet pa niya, pinatay mo pa, referring to Bathsheba. So, sa kultura nila, sheep has a name. Lalo na kung ito ay pet. Alam niyo ba, pet tayo ni Lord? Pag sinabing pet, di na mga hayop ang pinag-uusapan dyan, di ba? Pag sinabing pet, paborito. Paborito ako ni Lord. Ikaw kaya? Si Lord ba may favoritism? Yes. Lahat ng anak niya, paborito niya. Amen? So He called us by name. Kaya when you pray, you call His name. And when He answer, He call your name. Hindi niya sasabihin itong ever. Sa salvation, ganun. Pero when it comes to relationship, si Lord specific, pangalan mo, binabanggit niya. Diba? He know your name. Nung ikaw, nung siya'y namatay doon sa cross, pangalan mo nasa utak niya at puso. He call you by name. You are mine, sabi niya doon sa Isaiah 43. When you walk to the water, I'll be with you. I redeem you. I call you by name. You are mine. Akin ka. Subukan nyo na meron kayong isang gamit na sobrang mahal. Anong ginagawa nyo? Ito cellphone ko, tagal na nito. Lumang-luma. iPhone 6 Plus. Kahit sa Roma, sa Maldives, sa Hong Kong,
biglang, lagi ganito yung hawak ko. Laging ganito. E pag nagtitingin kami ng mga, syempre, pag nagpunta sa ibang bansa, shopping-shopping, tingin-tingin ng damit, sa paghawak mo dalawa, bigla ako nailalagay sa kung saan. Biglang maya-maya, pag naramdaman ko, wala ako kinakabala ko na gusto. Kapiran. Bagamat luma na yan, nabili ko dyan noon, 65,000. No? Sabi ko nga, kalahating kotse na yan na second hand. So, kinakabahan talaga ako kasi akin to eh. Kailang palit na rin ang screen yan. So, pag ikaw meron kang importante, mahal na gamit, iniingatan mo yun. Tinubos tayo ng buhay at dugo niya. At ang sabi ni Lord, akin ka. Palagay mo. Kung ikaw, iniingatan mo sarili mo, sino ang masigit na mag-iingat sa iyo dapat? Di ba yung mayari? Alam niyo, ito nga eh, yung buhay namin, ang daming kwento ng buhay namin na kung paano iningatan kami ni Lord. Recently, punta kami Subic. Baha sa Lopezville. Tinaasan na yung, ano doon, karsada ng hanggang Bewang. Bewang ba? Dip. Baha pa rin ang hanggang Tuhod. So, ibig sabihin, kung wala yung karsada, lubog na ng tao. Daan ako. Di ba alam, yung mga plate number ko, nagkatanggalan na pala. Karating kami Subic. Tapos, habang bumabiyahe, ano na ako eh, pagdating sa gabi, hirap ako mag-drive. Pag umuulan, lalo. Eh, pag bumabagyo, lalo. Tapos yung sasakyan ko, kapal nung dito, yung blind spot. MUX kasi. Tapos ang haba nung salamin. Pag may tao dito, hindi mo makikita. Tapos umuulan. Nagda-drive ako sa NLEX at tinitingnan ko lang yun ano eh, yung mga ilaw na reflectorized. Yun lang yung ano ko, hindi ko talaga makikita. Tapos timing, pagdating ko ng SFX, nag-message yung NDRRMC. Ang bagyo ay nasa Zambales. At tama-tama, doon kami papunta. Nandun yung yellow, orange warning ko yan. Tapos yun, nakarating kami. Pagdating doon, kumaya pa naman, sakto lang yung alon. Nakita ko lang, yung protection ni Lord ever since na nagpunta kami India. Nung tuwing ba biyahe kami, napansin ko lang, binabagyo. Kanyari, nagpunta kami Kuron, 2 years ago yata yan. Kaming buong pamilya. Kung kailan kami alis, tsaka in-announce na ang bagyo na sa Kuron. Saya-saya na. Tapos mag-island hopping kayo. Pagdating to sa Kuron, island hopping kami. Totoo lang, yung bagyo nandyan sa kabilang island. Anong dilim, umuulan, dito ang liwanag. Kabilang island. So hindi kami mapunta doon sa island na yun. Eh, pangit ang island na yun eh. So dito kami sa magandang island. Nandun yung bagyo. So, nag-enjoy kami. Punta kami El Nido. Yung kaibigan namin na taga El Nido, sabi niya, Pastor, isang linggo na higit, umuulan dito, bumabagyo. Nung dumating kayo, tumigil. Imagine yun, nagpunta kami Boracay, dumating si Yolanda. Anniversary last week, this week. Dumating si Yolanda, nasa Samar. Pagdating nung Samar, tumigil. Kita kami, naliligo sa Boracay. Bukasan tayo bababa doon. Tumigil talaga. Tapos na lahat ng flight, cancel. Isang flight lang yung pinayagan, yung flight namin. At lumipad kami from Boracay to Manila, dumaan na yung bagyo. Papunta ng Tacloban, to kami sa ibabaw ng bagyo. Kinabukasan na madaling araw, alas 4, yun na yung news namin ng patay. Kabababa namin ng Manila. Kaya after one week, balik kami ng Boracay para tumulong, tsaka ng Tacloban. So, ini-imagine ko lang, lahat halos ng puntahan namin, lugar, binabagyo, pero pag nandun kami, tumitigil. Imagine mo yun, tumitigil eh. Punta kami sa Zambales, bago yung kaya namin dati, inikot namin yung Ulongo po, Zambales, Pangasinan, imagine, road trip lang, trip lang talaga. Bumaha yung Botolan Bridge, umapa yung Subic Town, ang baha. Nakalusot kami, ganung kotse, sedan. Sabi ko, pag tinitingnan ko yung mga ginawa ni Lord, gusto mo ingatan yung mga anak mo. Gusto mo ingatan yung pamilya mo. Pero si Lord mas nag-iingat sa atin kasi Kanya tayo. Amen. Kanya tayo. Hanggat di mo pa oras, iingatan ka ni Lord hanggat sumusunod ka sa Kanya. Minsan nga kahit di ka pa nakasunod.
Pero pag oras mo na, kahit natutulog ka, period. Okay? So, hindi ko sinasabi, pag ikaw na kay Lord, hindi ka na mamamatay, ha? Hindi ka na magkakasakit. Pag oras mo na, kahit nasan ka. Pero pag hindi mo pa oras, poproteksyonan ka ni Lord dahil kanya ka. Amen? So, little children, you belong to God and have overcome them, for He is in you. He is greater than He who is in the world. Pag-aari tayo ni Lord. Iingatan tayo ni Lord. Ang tawag nga ni Lord sa atin, holy. Yung word na holy, separated. Nakahiwalay sa maraming tao, chosen, special, peculiar. Hiwalay ka, hindi kayo pare-parehas, you are not common. Okay? Nakahiwalay tayo, yun yung word na holy. Para kay Lord ka lang. Si Lord yung nagmamayari sa'yo. Kaya pangatawanan natin ito. So, because of that introduction, eto na, when you pass through the water sa Israel, this is literal. When you pass through the water, I will be with you. Nangyari ito kay Moses, tinawid nila yung Red Sea. Red Sea is not so big. Kasi ito kami lumanding from Saudi Arabia, bagsak kami ng Egypt, ikot-ikot konti, then tumawid kami ng Red Sea. Kaya lang yung pagtawid namin ng Red Sea, hindi kami sa ibabaw ng tubig dumaan, sa ilalim. May tunnel na yun. Okay? From Egypt to Sinai Peninsula, Sinai kasi yung desert, dumaan kami sa ilalim. Pero yung lawak ng Red Sea, hindi siya ganun kalawak. Hindi masyadong malawak ang distance from dulo to dulo, pero malalim. So kung isang tao lulubog doon sa dagat, mamamatay. So ang nangyari dito, na hinahabol ng mga Egyptian, sila Moses. Na-corner sila doon, bundok talaga yun. Bundok dito, Egyptian sa likod, dagat sa harap. Ganun talaga yung dinaanan namin. Kaya nakita namin totoong kwento. So ang sabi ng mga tao, hey Moses, kaya mo kami dinala dito kasi walang libingan sa Egypt. Okay? Eh dito sa wilderness, ang luwag. So, kaya mo kami dinala dito para mamatay. So, angal sila ng angal kay Moses. Ito ang ginawa ni Moses. Tumawag kay Lord. Sabi niya sa mga tao, fear not. Huwag kayong matakot. Stand firm. Ito na naman yung another fear not. Huwag kayong matakot. Wala ka nang mapuntahan. Corner ka ng dalawang bundok. Kalaban sa likod. Dagat sa harap. Sasabihin mo, huwag matakot. Utang dito. Problema dito, problema doon. Huwag matakot. Oo, huwag matakot. Sabi ni Lord. Kaya mo yun, na huwag matakot. Napapaligiran ka na sa tambak na problema, huwag pa matakot. Kalokohan yan, Lord. Ah. Alam niyo, si Lord, kung kailan sa tingin mo kalokohan, doon mo nakikita yung kapangyarihan niya. Kalokohan talaga ito. Sabi ni Moses, huwag kayong matakot, stand firm, huwag kayong matinag. Makikita niyo yung pagliligtas ng Diyos na yon. Gagawin niya sa inyo. The Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you. Yung hindi mo na kayang lumaban, dahil kay Lord ka eh, siya lalaban para sa'yo. Amen. Yung hindi mo na kayang solusyonan yung problema mo, si Lord gagawa pa rin ang solusyon para sa'yo. Kanya ka eh, mahalaga ka eh. Gagawin ni Lord ito hindi dahil sa'yo, gagawin niya ito dahil sa pangalan niya. Siya yung nagmamayari sa'yo. Lagi ito sinabi sa Israel, hindi ko ito gagawin dahil sa iyo, dahil sa inyo, dahil magbabait kayo, gagawin ko ito alang-alang sa pangalan ko. Dahil ako ang nagmamayari sa inyo. Amen. Amen? So, sabi niya dito, the Lord will fight for you, you have only to be silent. Minsan pag dakdak ka ng dakdak, lalo ka natatarantay. Kwento ka ng kwento, dami kong problema, wawami. Kaya yung ginagawa ng dalawang tao, kwentuhan ng problema. Alam mo yung problema ko? Ako din eh. Mas malaki yung problema ko. Sino yung malaki problema ko? Wala ko sa lolo ko. Mas malaki problema nun, di ba? Misa yung kwentuhan gano'n, imbisa nakatulong, lalong nakapagpalala. Problema ko ganito eh. Ako din eh. O yung iba, ayaw lang mautangan. Kailangan pero. Ako din kailangan ko eh. Hindi mo nautangan, siyempre. Para sinangangin. Kaya rin, no? Gandang tip yan. You have only to be quiet. Alam niyo, pag wala namang magandang lalabas sa bibig mo, tumahimik ka na lang. Yung sa tabi mo, kung walang magandang lalabas sa bibig mo, tumahimik ka na lang. At lalo, huwag kang mag-post sa Facebook, wala kang maganda ipopost.
Hello? Pag may post yung kabastusan mo, pag may post yung galit mo, pag may post lahat, pati pagmumura mo, pag may post. The Lord will fight for you. For you, you have only to be quiet. Sabi mo sa ato, katabi mo, tayo na. Pag mas tahimik ka, mas makakakilo si Lord. The Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the people of Israel, move on. Go forward. Huwag kang matakot. Paglalaban ka ni Lord, tumayo ka sa pananampalataya mo na walang gewang-gewang, tuloy ka lang. Tuloy! Sabi ng mga tao, tuloy, dagat yan eh. Dagat yan eh. Ang lalim yan eh. Tuloy, tuloy! Pag sinabi ni Lord, tuloy, tuloy. Hello? Doon nga papasok ang faith eh. Kaya mo bang lumakad sa tubig? Pag ikaw, hindi mo kaya. Pero pag sinabi ni Lord, kakayanin mo. Pag sinabi ni Lord, kakayanin mo. Pero pag hindi sinabi ni Lord, hindi natin kakayanin. Ang sabi ni Lord, tuloy. Go forward. Gusto mo nang tumigil? Ang sabi ni Lord, tuloy. Gusto mo nang gumibab? Ang sabi ni Lord, tuloy. Gusto mo nang mag-resign? Sabi ni Lord, tuloy. So paano yan? Tuloy. Tuloy. So when you pass through the water, I will be with you kasi kasama natin si Lord. At nakatawid sila doon sa Red Sea. Tuwang-tuwa sila. Nag-celebrate. Then when you walk through the water, I will be with you. Through the rivers, they shall not overwhelm you. Ito ngayon. Kwento naman nila Joshua, tumawid sila ng ilog Jordan. The same thing, nung nagpunta kami doon sa Jordan, ang lawak lang ng Jordan, parang yung ilog ng Marikina. Ganun lang. Kaya lang, mas malinis siyempre yung ilog Milton. Ganun lang kalawak. Kita mo na yung kabila, tapos nalalaki ng mga isda. Medyo ma-brown din, hindi ko lang alam kung anong meron sa ilalim. Pero malalim, dahil madilim yung Jordan, sa gilid medyo mababa kasi nagpapautismo nga yung mga kasama namin doon. Pero yung gitna, malalim eh. At mula doon sa tuktok, Syria kasi dyan, bundok ng Syria dyan, Lebanon dito, yung ilog Jordan, galing doon sa mga bundok doon, sa Mount Hermon, sa yung bundok na pinaglabanan ni Elijah, dumadalo yung mga maliliit na brooks papunta doon sa Jordan. Tapos yung Jordan River na yan, yan ang buhay ng mga bansang nakadikit sa Israel. Lahat ng taniman ng Jordan, Jordan sa kabila, bundok yun, mga disyerto, tapos yung tabi ng Jordan River, ang daming mga gulay, ang daming mga puno, kasi doon lang nabubuhay sa disyerto, sa tabi lang ng Jordan, ang Jordan ay buhay nila. Tapos yung dulo ng Jordan River, papunta doon sa Dead Sea, yung maalat na dagat, yung nilubluban namin, no? Na talagang lahat ng bakterya sa katawan mo patay, at pag ikaw tumigil doon kalahating araw, daing ka na. Daing ka talaga. So doon pabagsak yung Jordan. Pero lahat dito ng mga bansa, doon kumukuha ng resources para pandilig. Nakakaiba na sa Israel, nakadevelop sila ng, sa disyerto, may mangga sila na silaki ng tao at ang daming bunga. Yung mga dates, kasi nakadevelop sila ng yung mga wire na ganyan, dumadaloy sa ilalim ng buhangin tapos nagwiwisik ng tubig. Sila lang nakagawa nun. So the rest of the nation, nakadepende sila sa Jordan. Ang sabi dito, nung panahon na yon, yung Jordan River umaapaw. Umaapaw sa in all its banks. The Jordan overflow all its banks throughout the time of harvest. Bakit umaapaw? Walang mga nangunguha, pandilig kasi harvest time. Kung ito ay during planting time, may mga kanal, may mga dinadaluyan yung Jordan papunta doon sa mga taniman, mababaw. Konti ang tubig sa Jordan. And during this time, harvest, puno. At ang sabi dito, the water's coming down from above, galing nga doon, Syria dyan, Lebanon doon, pababa ito, sabi dito, coming down from above, stood, rose up in a heap very far away. Nung tumawid sila Joshua, galing sila dito, bandang Jordan. Galing sila dito. Papunta sila sa Promised Land. Tatawid sila ng Jordan. Okay, galing sila dito, dun sila dumaan from Egypt, Sinai Peninsula, tapos dumaan sila doon sa Petra,
sa Jordan, then tatawid sila papuntang Israel, yung present Israel. So, ang sabi dito, tumigil yung tubig mula doon. Tumigil yung tubig doon, so natuyo ito hanggang doon sa Dead Sea. Ayun nga, Sea of Araba, the Salt Sea. Natuyo. So, nakadaan yung Israel. Nakatawid sila. This is literal, no? And then, those flowing down toward the Sea of the Araba, the Salt Sea, were completely cut off, and the people passed over opposite Jericho. So for Israel, this is literal. Nakatawid sila ng dagat, nakatawid sila ng ilog, hindi sila namatay. Okay? Hindi sila naapektuhan. Sa atin, spiritually, symbolically, anumang dagat yung dinadaanan mo, anumang problema, anumang agos ng ilog na gusto ka lang takayin, kung ikaw kasama mo si Lord at kakapit ka lang talaga kay Lord, hindi ka matatangay dito. Hindi ka matatalo ng problema. And lastly, when you walk through the fire, you shall not be burned. Literal pa rin nangyari ito. Yung mga nasakop ng Babylon, dinala doon sa kanyang bansa, ni Nebuchadnezzar. And most of the noble people na ilagay sa tamang posisyon, kasama si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nakapag-interpret pa ng dream si Daniel sa chapter 2. Pagdating ng chapter 3, nagpagawa ng ribultong napakalaki, made of gold, itong si Haring Nebuchadnezzar. At lahat ng mga sasakupan niyang mga bansa na nandun sa kanyang teritoryo at nandun sa city niya, pag merong nagtuktugan, kailangan silang mag-bow down, lumuhod at mag-worship. At merong mga sipsip talaga, sabi nila merong hindi lumuluhod. Eh tatlo lang to. Ilang libong mga tao yun nandun doon, kung tutusin, hindi naman pansin. Kaya alam, may mga inggitero at inggitero talaga sa paligid natin. Hindi na yan mawawala. Okay? So, nagsumbong sila sa hari at ang sabi nila, ito yung mga tao yun. Kasi ang tataas ng posisyon nito si Shadrach, Meshach, at Abednego din. These men were bound in their cloaks. Tinali sila. Galit na galit si Nebuchadnezzar kasi sagot nila kay Nebuchadnezzar, mahal na hari, hindi po kami makikipag-debate o makikipagtalo sa inyo, pero hindi talaga kami luluhod dyan. Isa lang po ang Diyos namin, si Yahweh, si Jehovah. So, nagalit. Pinainit ng husto yung pugon. Okay? These men were bound in their clothes, their tunics, their hats, their garments. They were thrown into the burning fiery furnace because the king's order was urgent. And the furnace overheated, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. For 7 times na pinainit, heated 7 times yung pugon. So ang ginawa, yung mga mighty men na nagtali sa kanila at nagtapon sa kanila doon, patay lahat. Pero itong tatlo, si Shadrach, si Meshach, and Abednego, pagbagsak doon sa loob ng pugon, bumagsak, siyempre, bumagsak eh. May kalaban eh, bumangon ulit. Ito kagandahan. Pag may nagpabagsak sa'yo, dapat marunong ka rin bumangon. Marunong bumangon eh. At pagbangon nila, nag-dancing in the spirit. Sumasayaw sa loob ng apoy. Sinibukat ni Sir, nagbilang, sabi niya, malabo na ba mata ko? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabi, ikaw lang, tatlo lang yung tinapo natin, ba't naging apat yan? Bakit siya naging apat? Sabi niya, I see 4 men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the appearance of the fourth is like the Son, sa ibang translation, the Son of Man, referring to Jesus. Sa kanya, the Son of Gods. Teka lang, tatlo lang yung tinapo natin kanina sa apoy. Bakit apat yan? Merong kakaibang kasama. Alam niyo nangyari afterwards? Pinatawag din yung bukod ni Sarin tatlo. Shadrach, Meshach, and Abednego, labas kayo dyan. Ngayon, kilala namin na tama kayo at ang Diyos niyo ang totoo. Mula ngayon, ididiklara ko sa buong nasasakupan ko na walang magsasabi ng masama sa Diyos ng tatlong ito. Walang magsasabi ng anuman laban sa kanila. At yung Diyos nila ay totoong Diyos. Imagine mo, in the midst of darkness, in the midst of trials, pag tumayo ka, nagiging blessing ka pa sa iba, napopromote pa si Lord. Pero yung mga duwag, wala. Alam mo, pag may faith ka, matapang ka eh. Pag wala kang faith, takot ka eh. Duwag ka eh. So itong mga taong ito, may faith kay Lord, sabi niya, pag pinatay, pag
Pag nilagay mo kami dyan, ililigtas kami ng Diyos namin. Pero kung hindi, okay lang. Sa Kanya pa rin kami. So, when you walk to the fire, you shall not be burned. Literal sa kanila, sa atin, it can be literal, it can be symbolic. Kung ano man yung apoy ng testing, ng trials na dinadaanan mo, di ka masusunog dyan, mapupurify ka lang dyan. And actually, paglabas nga nila, inamoy-amoy sila ng mga sipsip eh. Walang amoy usok. Walang amoy damo. Walang amoy usok ng marijuana. Wala, wala. Malinis tong mga to. Pasado sa drug test. Wala eh. Inamoy-amoy, walang amoy usok. Nagtaka talaga sila. Tindi ng Diyos nitong mga to. Lupit. Alam niyo yung Diyos nila? Yung Diyos nila Moses. Yung Diyos nila Joshua. Diyos ko din yun. Ikaw, Diyos mo yun. Kung nagawa ni Lord noon, kaya pa rin niyang gawin ngayon at kaya pa rin niyang gawin bukas. Anong kinatatakot mo? May dapat bang katakutan? Wala. Ang dapat natin, paniwalaan. And lastly, ito yung sikreto ng tagumpay. Ito yung simula, hinuli ko lang. When you walk to the water, I will be with you. Nasaan si Lord sa panahon ni Moses nung tumawid sila ng Dead Sea? Ay, ng Red Sea. Ano yung katibayan na nandun si Lord? Yung clouds. Yung pillar of clouds by day and yung pillar of clouds by night. Nung tumawid sila sa Red Sea, yung pillar na yon pumunta doon sa kampo ng mga Egyptian at naging darkness. Nalito yung mga Egyptian, hindi nakahabol agad. Yung simbolo ng presence ni Lord. Nung tumawid sila Joshua doon sa Jordan, asan yung presence ni Lord? Kung nabasa niyo kanina. Asan? The priest bearing the ark. Yung Ark of the Covenant, ito'y parang baul, kahon. Nandun yung Ten Commandments, saka yung stick ni Moses, ani Aaron, na nagkakaroon ng bulaklak. Sangal lang to, ha. Yun yung symbol ng presence ni Lord. Pagbitbit ng Israel yan, lahat ng bansa sa paligid, kinakabahan. Ang sinasabi nila, kasama nila, Diyos nila, patay tayo rito. The Ark of the Covenant is the symbol of God's presence. Pagdating doon naman sa kaila Shadrach and Abednego, Meshach and Abednego, asan yung presence ni Lord? The fourth man, Jesus. E sa panahon natin ngayon, paano natin mapapatunayan na kasama natin si Lord? Ang sabi ng 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Sila, ang presence ni Lord na sa labas. Tayo, ang presence ni Lord na sa loob. Amen. Sino panalo? Tayo. Mas malupit yun. Kasi yung ark, pwede malaglag, pwede mong maiwan. Actually, nalaglag nga yun, ang hinila ng baka eh. Diba? Yung cloud, pwede mapunta ron, pwede mapunta dito. Pero, pag yung presence ni Lord na sa loob mo na, hindi na to mawawala. Kaya sabihin mo sa katabi, wala ka palang pagkatalo, lupit mo. Hindi mo, boy. Maklase ka, si Lord nakatira sa'yo. Para lang hindi na kayo magkahiwalay, tumira na talaga dyan. Dati na sa labas, ngayon na sa loob. You are a temple of the Holy Spirit, whom you have from God. You are not your own, hindi ikaw nagmamayari. Tandaan nyo, pag hindi ikaw mayari, hindi ikaw masusunod. Alam nyo yan? Sa bawat desisyon ng buhay natin, hindi tayo masusunod. Dahil hindi tayo ang mayari. Sa pag-aasawa, hindi ikaw masusunod. Si Lord, tatanungin mo siya. Sa paghahanap ng trabaho, sa pag-aabroad, sa paglipat ng bahay, sa lahat lalo ng mga major decision, si Lord. Pati nga pagbili ng gamit, tinatanong namin si Lord. Bibilin ba namin to? Bibilin ba namin to? Tinatanong si Lord. Kasi pera ni Lord yun. Lahat ng meron ako kay Lord. If you know this, na hindi ka may-ari sa sarili mo, hindi ka magmamagaling at hindi ka sugod ng sugod, hindi ka decision ng decision. You will learn to ask and wait. For you were bought with a price, so glorify God in your body. Romans 8:31, what then shall we say?
to distinct. If God is for us, who can be against us? Kung si Lord akampi natin, kung si Lord kasama natin, eh, sino mananalo sa atin? Ha? May nanalo na ba sa Diyos? Meron na ba? Wala. Ilang kings and kingdoms na lumitaw in the Old Testament na tinalo ni Lord? Si Pharaoh, si Nebuchadnezzar, si Xerxes, si Cyrus, si Alexander the Great, at marami pang iba. King of Assyria, walang nanalo kay Lord. Ngayon, kung si Lord kakampi mo, sinong mananalo sa'yo? Ituloy natin. Romans 8.31 yan ha. Dito ako magtatapos. Romans 8.32. Ito yung buong kwento ng Romans 8. This is a powerful declaration ni Paul. Hindi naman siguro siya dito na-excite lang na may nag-preach, bigla siya, uy, usaya, uy, usarap. Hindi. This is a conviction based on knowledge. Kasi yung argumento niya from Romans chapter 1 up to Romans chapter 13, 14, pinag-isipan at karanasan. So, from verse 31, kung kasama natin ang Diyos, sino ang mananalo laban sa atin? Obvious ang sagot, wala. Pero, sinagot pa rin ni Paul, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Siya, ang hirap magbigay ng iisa mong anak, bibigay mo sa isang taong makasalanan na sobrang mahalaga sa iyo para mamatay sa krus. Kaya mo bang ibigay yan kung isa lang anak mo? Tayo, hindi natin kayang ibigay yan. Pero si Lord, kinaya. Now, the argument is this. Kung kaya nga niyang ibigay yung nag-iisa niyang pinakamahalaga sa kanya, yung iba kaya hindi mahalaga sa kanya, kaya niya ibigay. Kalagyan niya, mahalaga kay Lord na bigyan ka ng kotse, bahay at lupa, asawa, trabaho, magandang buhay. Mas mahalaga kay Lord yan kaysa sa anak niya. Hello? Ano mas mahalaga kay Lord? Yung pangangailangan mo, yung anak niya. Mas mahalaga yung kaisa-isang buktong na anak niya, si Jesus. Yun ang pinakamahalaga sa kanya. Pero ibinigay sa'yo, sa akin. Eh, bahay at lupa kaya? Magandang trabaho, magandang buhay. Kaya niya kaya ibigay? Ay, Bill, magdadamot ko yan kasi parang yung argumento ng bobo yun. Kung kaya niyang ibigay yung pinakamahalaga sa kanya, mas kaya niyang ibigay sa'yo yung hindi masyadong mahalaga sa kanya. Ano ang hindi masyadong mahalaga sa kanya? Magandang trabaho, mapapangasawa mo, magandang buhay, business, bahay, kotse. Hindi masyadong mahalaga kay Lord yan. Kaya kung kaya niyang ibigay yung mahalaga, mas kaya niyang ibigay sa'yo yung hindi masyadong mahalaga. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Kaya niya eh. Okay? Who shall bring any charge against God's elect? Sino magsasabi sa iyo, wala ka namang kwenta, yung dating buhay mo, magulo, sira. Ang pangit ng buhay mo eh. Wala ka eh. Nakakahiya yung dating mong buhay. Pag tao kausap mo, gaganyanin ka. Ito sagot ni Paul. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. The word justify, pinag-aralan na natin. As if wala kang ginawang mali. Absuelto ka. Laya ka. Wala kang record. Pag sinabi nila, ganyan ka dati. Wala kang karapatang gawin to, mangarap, o tumayo sa sarapan. Ang sagot ni Paul, kay Lord, malinis ka. Period. Kay Lord, wala kang pangit na background. Kay Lord, wala kang pangit na nakaraan. You are justified as if you have done nothing wrong. Sino paniniwalaan mo yung sinasabi ng tao sa paligid mo, yung sinasabi ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, you are justified. Wala ka ng atraso. Wala ka ng pangit na nakaraan. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. Sino magkocondemn sa'yo na wala kang kwenta? Si Jesus namatay para dyan. More than that, who is in the right hand of God, who indeed is interceding for us. Ito ah, may kausap ako ng isang pastor. Kasi merong turo si E.M. Bounds na if you don't pray, God will not move. Okay? Tapos may turo din ako dito na walang gagawin si Lord dito sa earth kasi teritoryo natin to. Binigay yung kapamahalaan. Kaya, pag hindi ka nag-pray, hindi kikilos si Lord.
Until now, yun yung stand ko. Kaya lang, ang problema sa tao, paano ko nakalimot mag-pray? Paano kaya niya mag-pray? Di si Lord, di mga kilos. Alam niyo, yung grand strategy ni Lord, siya nagkatawang tao dahil ang may karapatan sa earth tao. Okay? So nagkatawang tao siya para merong nagpipray na tao sa earth na non-stop. Hebrews 7.25, never stop nag-intercede si Jesus. The moment na nakalimot ka mag-pray si Lord, di nakalimot mag-pray. Kaya minsan di ka naman nag-pray pero nasalba ka pa rin sa panganay. Bakit? May nagpipray sa yung iba. Nakalimutan yung pag-pray ng care group mo, care group leader mo, pero si Lord, di ka nakakalimutan yung pag-pray. Oh. Kaya nga, talagang hindi kikilos ang Diyos pag walang magpipray. Kailangan talagang magpray. Paano? Kung di naman magpray ang church, si Jesus, nagkatawang tao, ayuman, nagpipray siya in behalf of us. So, talo pa rin si Satanas. Wala pa rin siyang lusot. Kahit hindi tayo mag-pray, si Lord nakakapag-pray, pero hindi yun license na huwag na tayo mag-pray. The more prayer we have, the more power we get. Kaya mas marami nagpipray, mas maigi. Kaya lang, ang point is, si Jesus, in the moment na wala tayong prayer, siya nagpipray pa rin. Panalo pa rin. Nakakonect pa rin tayo sa heaven. Okay? So, sabi dito, God, who indeed interceding for us, who shall separate us from the love of Christ. Sino makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Shall tribulation, apoy, tubig, ilog, or distress, persecution, or famine, wala kang pera, wala kang makain, dami kumakaaway sa'yo, wala ka ng masuot, wala kang bagong damitin yung Christmas, okay lang yan. Or danger, or sword? No. In all these things, we are more than conquerors. Through Him who loved us. Ito pa, sabi ni Paul, I am sure, sigurado ako dito, that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present or things to come, yung mga nangyayari ngayon, yung mangyayari pa sa buhay ko bukas, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, hindi nila ako kaya tanggalin sa pagmamahal ng Diyos. Sigurado ako dito, sabi ni Paul. May nagpakamatay na pastor, sa kanyang Twitter ang sabi niya, hindi porke mahal mo si Lord ay hindi ka nadadanas ng depression. That's the wrong point. Umasa ka sa pagmamahal mo kay Lord eh. Alam mo, yung pagmamahal mo pwedeng mawala, pwedeng mapagod, pwedeng maubos, pero yung pagmamahal ni Lord hindi naubos at hindi napapagod. Kung aasa ka sa pagmamahal ni Lord, hindi ka mabibigo. Pero kung aasa ka sa pagmamahal mo kay Lord na kailangan din naman, mabibigo ka dyan. Kaya huwag mo asahan yung pagmamahal mo kay Lord. Ang asahan mo yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Hindi ka niya bibitawan. Kanya ka eh. Ano mang problema pinagdadaanan mo, ano mang sitwasyon ng buhay ang nilalakaran mo, kasama mo si Lord, hawak ka sa kamay, hindi ka bibitiwan, hindi ka pababayaan, hindi ka ilalaglag. Amen. Amen! Ang conclusion ni Paul, walang anuman, walang sino man, walang problema na makakapaghiwalay sa akin kay Lord. Amen. Amen. Yan din ba ang conclusion mo? Yes. That's your conclusion tayo. Amen.